Magandang araw po sa inyong lahat, mga kalakbay. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Elmer Tubong Mindanao at ang edad ko po ngayon ay 54 na po. Sa ngayon ay dito na po kami naninirahan sa Malolos, Bulacan ng aking pamilya. Nais ko lang pong ibahagi ang isang bagay na siyang nakapagligtas sa akin noong mga panahong nasa bingit ako ng kapahamakan. Nangyari ito taong 1993 at ang edad ko noon ay 29 pa lamang. Itong mga panahong ito ay kasalukuyang nakikipiesta ako sa isang liblib na baryo. Kasama ang aking mga kaibigang sina Cesar, Dario at si Anton. Siya nga po pala, kalakbay. Hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan kami nakikipiesta. Dahil dito iikot ang aking karanasang ibabahagi sa inyo. At bilang respeto na rin po sa mga nakatira sa baryong iyon. Bali itong mga panahong ito, inanyayahan kami ng kaibigan naming si Edward na pumunta sa kanilang baryo. Dahil kasalukuyang ginaganap ang araw ng kapiestahan, maisalarawan ko lang, kalakbay. Ang bahay nila Edward ay malapit lang po sa palayan. May madadaanan ka rin mga niyugan at talahiban bago mo marating ang bahay nila. May iilan rin silang kapitbahay, pero medyo may kalayuan pa yun sa kanila. Habang naglalakad na kami ng aking mga kaibigan papunta sa bahay nila Edward, may nakita akong botig sa kalsada. Kamuntikan ko na iyon matapakan, kaya naman huminto ako sandali at pinulot iyon. Bahagya ko pang tinitigan ang botig na iyon bago ko ibinulsa. Yung botig nga po pala, mga kalakbay, ay isang uri ng sentimo na ginagamit ng mga albularyo at mambabarang kapag nagtitigi sila. Yung tigi po ay pinapatayo ng mga albularyo ang botik sa nakatumbang bote. Habang nagtatanong sila sa engkanto o kaya naman sa mga nilalang na nanggagambala ng mga nagpapagamot sa kanila, ganun din po ang ginagawa ng mga mambabarang. Balik na po tayo sa kwento, mga kalakbay. Matapos kong ilagay sa bulsa ang botig, nagpatuloy na kami mga magkakaibigang maglakad patungo sa bahay nila Edward. Ilang minuto pa ang lumipas, ay narating din namin ang bahay ng aming kaibigan. Agad naman kami pinapasok nito at inasikaso. Matapos iyon ay pumunta na kami sa kubo sa likod ng bahay nila, kung saan naroroon ang iba pang mga bisita nilang nagiinuman. Noong nagiinuman na kami, napansin kong nakatitig sa akin ang matandang lalaki na kainuman ng ama ni Edward sa kabilang lamesa. Hindi ko maiwasang mailang dahil matalim kong tumitig sa akin yung matanda na para bang may nagawa kong mali sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpaalam ako sandali sa aking mga kaibigan na iihi muna ako. O sige pare, diretso ko lang dyan sa loob ng bahay. Tapos pumunta ka sa kusina, nandun lang yung banyo namin. Wika sa akin ng aking kaibigan si Edward. Sige tol, salamat. Tugon ko naman dito. Kaagad ko nang tinungo ang gawi kung saan itinuro nito sa akin ang kanilang banyo. Pagpasok ko sa banyo ay nagmamadali na akong umihi. Matapos kong umihi ay lumabas na ako ng banyo. At nung akmang babalik na sana ako sa kubong pinagpwestuhan namin mga magkakaibigan, nang bigla kong nakita ang matandang lalaking papalapit sa akin. Hindi nito iniiwas ang paningin sa akin. Kaya naman tinanong ko na ito kung may problema ba. Tatang, may problema po ba kayo sa akin? May nagawa ba ako o kaya ay may nasabi akong hindi maganda sa inyo? Kanina ko pa kasi napapansin na masama ang titig mo sa akin. Tanong ko dun sa matanda. Sandali itong huminto sa aking harapan bago nagsalita. Nararamdaman kong malakas ang iyong tangan, bata. Sana ay pakakaingatan mo iyan. Seryosong wika ng matanda sa akin. Ho, ano pong sinasabi niyo, tatang? Tanong ko naman sa matanda dahil hindi ko alam ang tinutukoy nito. Narinig ko pang mahinang tumawa yung matanda bago ako tinapik nito sa balikat. Nung sumapit na ang gabi, kalakbay, kapwa lasing na kami ng mga sandaling iyon, ngunit bitin pa rin kami sa alak.
Kaya naman napagpasyahan naming bumili muna. Ayos lang ba pare kung bibili pa tayo? Kaya nyo pa bang maglakad? Tanong ko sa mga kaibigan ko. Tumango naman ang mga ito at kapwa tumayo na sa kinauupuan. Medyo may kalayuan ang tindahan sa bahay ng aking kaibigan. Kaya naman nagdala kami ng flashlight para may magsilbi kaming liwanag sa daanan. Noong dumaan na kami sa may niyugan, naramdaman kong may kumakalusko sa talayban sa gilid ng aming dinadaanan. May maliit at maitim na ibon rin akong nakikitang lumilipad at dumadaan sa gawin namin. Noong una hindi ko muna pinansin yon. Hinayaan at pinakiramdaman ko na lang muna. Baka kasi mga ligaw na hayop lang ang kumakalusko sa gilid ng daanan. Hanggang sa ilang minutong paglalakad namin ay tuluyan na kaming nakarating sa tindahan. Kung kaya ay kaagad na kaming bumili ng alak, tapos ay naglakad na kami pabalik sa bahay nila Edward. Noong nasa parteng niyuga na kaming muli mga kalakbay, nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Para bang may taong nakasunod sa amin. Kaya lang sa tuwing lumilingon ako sa aming likuran, wala naman akong nakikitang tao. Bagkus ay isang malaking baboy na kulay itim ang nakikita kong nakasunod sa amin. Naririnig ko pa ang paghahagok ng hininga nito habang nananatiling nakasunod lang ito sa amin. Maya-maya pa mga kalakbay, naramdaman kong biglang nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakakaamoy na rin ako ng kakaibang amoy. Yun po bang parang amoy imbornal na may nakaimbak na matagal nang nabubulok na patay na hayop? Ganoon na ganoon po ang aking naaamoy na mga oras na iyon. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba ang ginagamit mo? Pabiro pang tanong sa akin ng kaibigan kong si Cesar at nagkatawanan sila. Magseryoso nga kayong mga pre. Kanina ko pa talaga napapansin yung baboy na sumusunod sa atin eh. Tugon ko naman sa mga ito. Kaya mabilis nilang nilingon ang baboy na sinasabi ko. Noong nilingon ko ulit ang baboy na nakasunod sa amin, sandali kaming naestatwa ng aking mga kaibigan sa aming kinatatayuan at halos hindi na kami makagalaw. Dahil sa nakita naming isang matandang babaeng nanlilimahid ng langis at umaalingasaw ang napakabaho nitong amoy, na sa tingin ko ay dahil iyon sa langis na pinahid nito. Amoy malansang dugo iyon, na amoy pinaghalong nabubulok na basura at patay na hayop. Nakadapa ang babae sa lupa habang itinutukod nito ang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Nang malapit na ito sa kinaroroonan namin, ay narinig ko ang bawat paghinga nito na tila naghahabol at parang may halak o plema ito sa dibdib. Tol, aswang yan, tol. Tol, aswang yan. Aniya ni Edward na kinakabahan ng mga sandaling iyon. Hindi namin alam kung tatakbo ba kami o hindi. Pero halos panawa na ako ng ulirat at kulang na nga lang ay maihina ako sa aking short nang tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang kalakbay. Dahil isipin nyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumukha ng nilalang na iyon. Pulang-pula kasi ang mga matang dilat na dilat, kulabot ang mga mukha, at marami ang mga mahahabang ngipin na nakausli sa bunganga nito. Parang mukha ng kambing ang itsura ng aswang at tumutulo ang mga malalapot na laway nito sa lupa at tila ba hindi mapuputol iyon. Mahahaba rin ang mga matutulis nitong kuko na bumabaon sa lupa. Ilang sandali pa ay naramdaman kong uminit ang aking bulsa na parabang napapaso ang aking hita dahil sa baryang dumadampi dito. Kaya nagmadali na akong dukutin ng bagay na umiinit sa bulsa ko. Nang makuha ko na iyon ay ang botig palang napulot ko sa daanan kaninang tanghali. Hindi ko alam kung bakit umiinit ang bagay na aking napulot sa kalsada. Kaya naman hinawakan ko na lang yung botig at ikinuyom ko yon sa aking kamao. Noong nasa loob na ng kamao ko ang botig, ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang kuryente na dumadaloy sa aking katawan. At pakiramdam ko ay nagkakaroon ako ng kakaibang lakas.
Hanggang sa napansin ko na lang na tila natigal po ang aking mga kaibigan. Kaya hindi makagalaw ang mga ito. Dahan-dahan na ako naglakad at pinulot ko yung kahoy sa gilid ng daanan na hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. Ikaw, aswang, subukan mo lang lumapit sa amin kung hindi papatayin kita. Sigaw ko sa aswang habang dinuduro ko ito ng kahoy na hawak-hawak ko. Napansin kong hindi makalapit sa akin ang aswang na yon at tila takot na takot ito. Sige, subukan mo lang lumapit, aswang ka. Sigaw ko ulit dito. Hanggang sa may narinig akong boses na, tapikin mo ang mga balikat ng mga kaibigan mo upang bumalik sa kanya-kanya mga ulirat. Narinig kong wika ng boses matanda. Nang lingunin ko iyon kung sino ang nagsasalita, ay nakita ko yung matandang kumausap sa akin kaninang tanghali sa kusina. Tatang, bakit po kayo narito? Tanong ko at isa-isa nang tinapik ko sa balikat ang aking mga kaibigan. Sa pagtapik kong iyon ay parabang nabigla at nagulat ang mga ito. Kaya malakas na nagsisigaw at kumaripas sila ng takbo. Hoy, bumalik kayo rito! Huwag niyo akong iwanan! Sigaw ko sa mga kaibigan ko. Ngunit wala nang pakialam ang mga ito at dere-derecho lang tumakbo patungo sa bahay nila Edward. Sa huli ay kaming dalawa na lang ang naiwan ng matanda. Tapos ay binalingan ko ang aswang na hindi pa rin makalapit-lapit sa akin ng mga sandaling iyon. Huwag kang mag-alala, iyo. Hindi ka malalapitan ng aswang na yan dahil dyan sa tangan mo. Takot ang mga aswang sa botig. Kaya kung mapapansin mo, ikaw lang ang hindi natigal po kanina ng aswang. Wika ng matanda sa akin habang naglalakad ito papalapit. Nakita kong nag-uusal ng kakaibang lengguwahe ang matanda. Tapos ay iniihip niya iyon sa kamay na may hawak na buntot pagi. Matapos gawin niya ng matanda, malakas na hinataw niya ang aswang na gumagapang sa lupa. Nang matamaan ang aswang ng buntot pagi, nakita kong nag-anyong aso ito at mabilis na tumakbo patungo sa kagubatan sa gilid ng daanan. Hoy aswang, sandali, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Sigaw ng matanda at hinabol nito ang aswang. Noong makita kong papasok na sa kagubatan ng matanda ay mabilis na akong humabol dito para samahan ko itong makipaglaban sa aswang. Tatang, sandali po, hintayin niyo po ako. Sigaw ko sa matanda at mabilis na humabol dito. Nakita ko namang sandaling huminto ang matanda sa gilid ng puno ng nyog at nagkubli ito doon. Kung kaya kagad na akong lumapit dito at nagkubli rin. Akmang magsasalita pa sana ako nang biglang sumenya sa akin ang matanda na huwag akong maingay at may itinuro ito sa hindi kalayuan. Kaya tumahimik na lang ako at pinagmasdan ang nilalang sa hindi kalayuan na itinuro nito. Ilang sandali pa, nalaki ang aking mga mata nang makita ko ang aso na nag-anyong matandang babae. Nanlilimahid ng kulay itim na lang isang katawan nito. Maya-maya pa, napansin kong pumasok ito sa masukal na damuhan at ilang sandali pa ay bigla ko nalang nakitang may nilalang ang lumipad paitaas galing sa pwesto ng babae. Mabilis na lumipad ito patungo sa kinaroroonan ng matanda. Kaya naman nagmamadali na ulit akong sumunod dito. Noong naroroon na kami sa masukal na damuhan, bigla akong nakadama ng kilabot sa katawan. Dahil kitang-kita ko ang kalahati ng katawan ng babae kanina. Hanggang sa napansin kong may hinugot yung matanda sa bulsa nito. Nang sipatin ko kung ano ang kinuha ng matanda. Nakita kong nakabalot iyon sa plastik at parang mga halamang damo at ulin na pinulbos at pinagsama-sama. Tatang, ano po ang gagawin mo sa bagay na iyan? Tanong ko rito. Manood ka lang, iyo. Tugon ng matanda sa akin. Ilang sandali pa ay nakita ko nag-usal ulit ito ng orasyon at iniihip iyon sa kamay at sa hawak nitong nakaplastik na pulbos. Tapos ay ibinudbud niya iyon sa kalahating katawang naiwan ng nilalang sa damuhan. Maya-maya pa, napansin kong bumubula ang kalahating katawan at para itong nilagyan ng asido.
Dahil sa dahan-dahan itong umuusok at natutupok ang bewang ng nilalang. Hindi na ulit makakabalik pa ang mana ng gal na iyon sa kanyang katawan. Nakangiting wika ng matanda sa akin. Matapos gawin iyon ng matanda, ay inaya na ako nitong bumalik sa bahay nila Edward. Habang naglalakad na kami sa daan pabalik sa bahay ng aking kaibigan, doon ko nalaman na isang antingerong albularyo pala si Tatang Reni. At matagal na niyang hinahanap yung mana ng gal na namiminsala sa baryong iyon. Alam kong napulot mo lang ang botig na pagmamayari ko. Ngunit ganoon pa man iyo, hindi ko na yan kukunin sa'yo. Dahil ikaw ang napiling makapulot niyan. Kaya ang ibig lang sabihin ay para sa'yo ang gamit na yan. Ang hiling ko na lang sa'yo, naway pakaingatan mo iyan. Seryosong wika sa akin ni Tatang Reni. Ilang sandali pa ay dumating na kami sa bahay ng aking kaibigan. Pagpasok namin ng bahay, nabungaran ko naghahanda ng balikan ako ng aking mga kaibigan. Mayroon na silang mga bitbit na gulok at nag-aalala ang mga ito. Pero noong makita na nila ako, ay panayang hingi nila ng tawad dahil sa ginawa nilang pang-iiwan sa akin sa gitna ng panganib. Patawarin mo sana kami, Elmer. Nabigla lang talaga kami kanina dahil na rin sa sobrang takot namin. Ang buong akala ko kasi sumunod ka sa amin noong nagtakbuhan na kami. Kaya lang noong lumingon kami, wala ka na. Balak ka sanang balikan namin. Kaya lang takot na kaming bumalik kanina. Mahabang paliwanag na Edward sa akin. Ayos lang yon, walang problema. Hindi naman ako iniwan ni Tatang Reni. Tugon ko sa aking mga kaibigan. Dahil sa mga nangyari, napagpasya na lang naming huwag nang ituloy ang inuman. Nawala na rin kasi kami ng gana mag-inuman, kaya nagpahinga na lang kami. Kinabukasan nun mga kalakbay, nabalitaan namin magkakaibigan na namatay na ang kalapitbahay ng kaibigan kong si Edward. At ayon pa sa kwento nito, may nakakitang lalaki sa talahiban ng pambabang kalahating katawan ng matanda. Noong una ay hindi nila matukoy kung kanino ito. Pero makaraan lang ang ilang oras, may bata namang nakakita sa pangitaas na bahagi ng katawan nito. Noong pinagsama nila ang mga ito, laking gulat ng karamihan nang makita nilang ito ang matandang babaeng bagong salta sa kanilang baryo. Usap-usapan ng mga nakatira sa kanilang baryo na napagtripa ng matandang lasing at hinabol ito hanggang sa talahiban. Siguro nang maabutan ito, doon na ginawa ang karumal-dumal na karasan. Hinati ang katawan at pinaghiwalay. Ayon naman sa kwento ng mga kapitbahay, magmula nang dumating ang matandang ito sa kanilang baryo, ay madalas na silang makakita ng mga patay na hayop, nawakwakan tiyan at tanging laman loob lang ang nawawala sa mga ito. Hanggang sa lumipas ang isang buwan matapos silibing ang matanda, ni isa sa mga kaanak nito ay wala man lang nagpakita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.